ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sinabi ni Jesus, sa wimpalad kayong nagtatayo ng mga puntod sa mga propetang pinatay ng inyong ama, gayon yung inaamin at sinasang-ayunan ang mga ginawa ng inyong mga ama. Iniligpit nila ang mga propeta at makapagtatayo na kayo ngayon. Sinabi rin ng karunungan ng Diyos, nagsusugo ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol, ngunit uusigin nila at papatayin ang ilan sa kanila, kaya't papanagutin ang salinlahing ito sa dugo ng lahat ng propeta, sa dugong nabuhos mula sa pagkakatatag ng mundo, mula sa dugo ni Abel hanggang sa dugo ni Zacarias na nasawi sa pagitan ng altar ng santuario. Oo, sinasabi ko sa inyo, papanagutin ang salinlahing ito. Sumimpalad kayong mga guro ng batas na umagaw sa susi ng kaalaman. Hindi na kayo pumasok at hinadlangan nyo pa ang mga may gustong makapasok. Pagkatapos ay umalis si Jesus at sinimula naman ng mga guro ng batas at mga pariseo na mahigpit na makipagtalo sa kanya. Pinapagsalita nila siya tungkol sa maraming bagay at pilit na sinisilo sa anumang sinasabi niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Sumimpalad kayong mga guro ng batas na umaagaw sa susi ng kaalaman. Hindi na kayo pumasok at hinahadlangan niyo pa ang mga may gustong makapasok. Isa sa mga grupo na labis na nagpuna kay Jesus ay ang mga guro ng batas. Bilang mga dalubhasa sa batas ni Moises, ang mga guro ng batas ay inaasahan ng mga mamamayan upang turuan silang maunawaan ang mga nakasaad sa batas. Hindi nila nagustuhan nang batikusin ni Jesus ang mga pariseyo at iniisip nilang pati sila ay kinukutya rin ni Jesus. Isinawalat ni Jesus ang ilan sa mga kasalanan ng mga guro ng batas. Di umano'y ipinapapasa nila sa mga tao ang pasaning lubhang napakabigat at wala man lang silang iniaabot na tulong para sa kanila. Nasusuklam ang mga guro ng batas sa mga karaniwang tao na nahihirapang sumunod sa mga utos at mga batas na itinakda rin mismo nila. Pinamukha ni Jesus sa mga guro ng batas na sumusunod sila sa mga yapak ng kanilang mga ninuno na nagpapatay sa mga propeta. Sa puntong ito, alam na ni Jesus na may plano ang mga guro ng batas na patayin siya. Hindi maiwalay ng mga guro ng batas ang mga sarili nila sa kanilang mga ninuno at sa mga kabuktutan nito kahit pa nagtayo sila ng dampana sa puntod ng mga propeta. Ipinapahayag ni Jesus kung paanong nagpadala ang Diyos sa mga propeta at mga apostol mula kay Abel hanggang kay Zacarias at kung paano sila pinatay ng mga taong ayaw tumanggap sa pagliligtas ng Diyos. Pagsasagawa. Nanunumpa sa Biblia ang mga guro ng batas, ngunit sila mismo ang nagiging hadlang para makilala ng mga tao si Jesus.